disclosed or already admitted that the bulk of the money came from pero me. Okay, so you have a partial compliance. We need full compliance. So yung mga ibang amount naman maliliit na. Hindi, bali po. Kami na po ako na po magsusuma total doon sa ama. Sige po. Yung 27.5 million ang ating account po. Sige po. So, what do we do with that matter, Madam Chair? I think we should compel the... No, I think that's now a motion, we therefore compel Mr. Oñato to produce the said documents at the soonest possible time. Yes, Attorney Abisado, please. You have to give me time to talk to them kasi ako naman ang mapapahiya sa mga, kung banggitin ko yung mga pangalan nila, you know, kasi sabi lang po niyang minority leader, before 2 p.m. sana this afternoon, magsesesyon pa kami eh. At saka madali naman yun eh. Madam Chair, may I be allowed to ask a few questions to Mr. Oñate? I'm sorry, Congressman. I think our rules don't allow resource persons to interpellate po. Okay lang. Okay. But everyone agrees to suspend in your case. Thank you, ma'am. Thank you. Mr. Oñate, alam po ninyo yung kahalagahan ng initiative na ito at kakailanganin ninyo ang maraming resources dito. Hindi po biro-biro ito, tama po? Yes, I agree. Yung pagpapapirma lamang po, Mr. Oñate, kakailanganin ninyo ang hindi kukulangin ng 8 milyon para ma-address nyo yung threshold na 12% ng ating total registered voters, hindi po ba? 12% of our total number of voters is about 8 million. Oo nga po. Ngayon, meron po tayong about 257 legislative districts. Alam po ninyo yun. Kailangan po ninyong masatisfy yung second threshold na 3%. Kaya napilitan kayo, ayaw nyo man siguro, na magpatulong na kayo sa mga representatives ng kanikanyang distrito. Tama po ba yun? Yes, that's correct. Sapagkat nagiging practical kayo siguro, sapagkat sa inyo lang, siguro kahit na yung et al na ito, ilan po ba kayo? Kahit na siguro 100 kayo, mahihirapan pa rin kayo na pumunta sa iba't ibang dako ng ating kapulungan para magpapirma lang kayo, lalo na kung ipaliliwanag pa ninyo, sapagkat hindi pipirma ang tao kapag hindi nila ganap na naunawaan kung anong kanilang pinipirmahan. Yung bahagi ng pagpunta sa kanila, pagpapaliwanag, yun po yung malaking panahon na kakailanganin ninyo. Kaya naisipan ninyong pumunta siguro sa mga miyembro ng House of Representatives. Tama po, Mr. Oñate? Tama po. Pero nakalimutan mo akong puntahan, di ba? Yeah, okay. Kasi hindi ko... Oh, ngayon, dahil wala akong hindi district. Hindi ko po kayo kasi... Ngayon, ganito po. Mr. Oñate, meron po ba kayong nalalaman na batas na pinagbabawal po yung ginawa ninyo na makipag-ugnayan sa mga kongresista? Wala naman po. Alang, kasi yung People's Initiative is enshrined in our Constitution and it is the right of the people to so wala make that po, initiative. Yun po ang sabi sa akin ng mga lawyer. So wala pong batas na nagbabawal sa inyo, lalong-lalo na po kung kayo'y nagpapatulong dahil sa paniwala ninyo, ito ay isang bagay na kinakailangan ninyong gawin. So lumapit po kayo na paniwala ninyo na wala namang batas na nagbabawal nito at hindi po kayo makukulong. Tama po? Tama po. Salamat po, Madam Chair. Thank you for all the leading questions. Maraming salamat sa ating kongresista. Napakagaling na abogado para kay Mr. Oñate. Madam Chair. Gusto ko lang balikan yung ating retrato na nandito sa harap natin. Galing po ito sa cellphone ninyo, January 8. Tama po ba, Mr. Oñate? Tama. And that's in fact you in the picture, that's correct? You confirm that it's you. You confirm that this is you in the picture? Yes. And you also confirm that it's Speaker Romualdez in the picture? Yes. And it is Congressman Saldi Co. in the picture? Yes, yeah. Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. May nakasulat, yes, diba? Tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan?
A meeting po yan kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa ano po yan? Sa townhouse. Townhouse sa Ford. Sa Ford Park. Kanino nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag. Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino. Dalawang townhouse. Hindi, kanino na, po? Na kanino lugar? Inyo? Bahay mo? Bahay mo po? It's a meeting Attorney place. Abisado, it's, our, please. It's our meeting place. No, pero sino may-ari? Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ah, ganon. So, ang naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Hindi mo bahay. Oo nga. Mira naman. Oo nga po. Dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron ho akong party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag na kung bahay ni Speaker... Ang sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Dalawang bahay ni Speaker eh. Isa sa Makili at isa... Hindi ba maliwanag? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker siya nagpatawag ng meeting, edi talagang nakikialam si Speaker sa People's Initiative? Initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, dapat ganon po sa bahay ko, pero sinabihan ako na doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. Ikaw nagdala ng papel. Mga lawyer po. Yung mga lawyer po talaga. So, bahagi ka talaga ng Project PI. Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista, pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko eh. Bahagi kayo ng Project PI. Yeah. Kasi I thought the help of the speaker, inamin ko naman po. You've said that before. Natulungan kami dito sa signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I don't know. Suset Sumalinog, Timothy Lagundi. Kilala ninyo itong mga to? Hindi po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshot dun sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay Speaker na CEO at ng, sa mga ng, hawak ng Congress. Ng Congress. Yeah, that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. So, Madam Chair? Yes, Senator Bato, please. Ayan yung mga screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako, baka kilala mo itong mga to. Andito, oh, yung mga pangalan. Hindi pala ninyo kilala. Hindi ko kilala. Anong pagkaintindi mo dyan sa message na yan? Pakibasa lang po. Hindi ko po alam, I don't know all of the details because, you know, De, lahat ng kongresista pinapasubmit, ano, sa National Secretariat Attorney Red Tuason. Ayun. Ayan ang hinihingi nila, yung mga kopya at saka accomplished signature forms. Kasi sabi ninyo, may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? Yes. So, isasubmit dito sa mga taong hindi ninyo kilala, samantalang kayo ang nagpa-imprenta? Senator Bato, please. Oh, Madam Chair, gusto ko lang ipakonfirm kay Mr. Oñate. Since sinabi niya kanina na he sought the help of the speaker para magkakuha ng perma
So, pumayag siya. In fact, nag-meeting kayo, di ba? Yes, yes. Pumayag siya. So, meaning, sinabi mo, pirma ang nasa likuran nitong People's Initiative. Humingi kayo ng suporta galing kay Speaker Romualdez. Pinigyan kayo ng tulong, ng suporta, para para tumakbo ng inyong People's Initiative. Ibig sabihin, si Speaker Romualdez, isa na rin sa nasa likod ng... Pumayag naman po si Speaker. Pumayag si Speaker. Nasa likuran na rin siya. Natulungan kami kasi siya ang CEO ng Congress. Kaya nga, gusto ko lang i-confirm sa'yo na siya rin ay kasama na, nasa likod na rin, nagpapatakbo ng PI. Dahil nga, tumulong siya sa inyo, diba? Yeah, he is helping us. Thank you for that. Thank you for that answer. Madam Chair. Maraming salamat. So, kinukumpirma mo. Parang naguguluhan ako. Kinukumpirma na politician's initiative tulad ng sinabi ni Senator. Hindi naman po. Tumutulong lang sila. Pero kami ang nasa forefront ng pagpapapirma. Wala namang masama na tumanggap ng tulong sa mga congressmen. Senator JB been raising his eye. Sige, tama naman. Patulong kayo sa lahat ng tao, lalong-lalo na yung mga CEO ng malalaking kapulungan. Senator, the minority, I'm completely perplexed by this text, which I myself also received since I maintain my old congressional numbers. At ito yung natanggap ko na may alok na pagkaliwa-liwanag, 5 million DSWD, 10 million MAIP sa DOH, at 5 million sa DOLE Cash for Work Tupad. At ang mga pumirma ay napakaliwanag, inanyayahan rin namin mga empleyado, yung INC yan, mga chief of staff yata ng kongresista to, Randy Londres, Attorney Ray Trahe, Kirby Bragais, Ana Jimenez, Annie Rose Mercado. Ang sabi sa akin ng ating committee secretary, hindi daw dumalo, kaya siguro kung maaari isampina na po natin para magkaliwanagan ba't nagkaganon. At kung bakit yung mga pera na isinamtabi at binigay na natin. Okay, yan. Senator Amy, alam na alam niyo na kung sino ang ulo ng jutang inang PI na yan. So tama na yang pasikat ninyo na investigasyon sa Senado. Ang maganda dyan, sampahan nyo na. Mag-submit na kayo at kasuhan nyo na kung ano man ang karapat-dapat na maikaso ninyo dito kay Tambaloslos at saka yan si Oñate at yan si Abad at kung sino pa yung mga involved dyan sa putang inang PI na yan. Huwag nyo nang patagalin dahil kami gusto namin makikita ang resulta sa investigasyon ninyo sa PI na to. Booking na booking na si Tambaloslos dito, si Romualdez. Isa na itong mga ebidensya, klaro na. So wala na kayong dapat pag-aalanganin pa. Kailangan nyo ng isampa. Kasuhan nyo na kung ano ang dapat nyong ikaso kay Tambaloslos, Romualdez, para matanggal yan ang pagka-speaker niya. Talagang walang hiya yung Romualdez na pinsan mo, Senator Amy. Gawin mo ang tama para sa taong bayan.